Yan daw ang gagawin namin. Dami-daming trabaho. Parang ogag lang. Ganito ako maglinis. Pati lahat ng mga cushion yan, ginagamitan ko noon para sa vacuum. Ang vacuum namin ay rainbow. Nilalagyan ng tubig. Waiting na yan. Dahil ilang halos isang linggo akong hindi nag-general cleaning dahil sa busy kami lagi inalaga. Oh, nang just natapos din ang project namin kagabi. At pa... Ganito ako mag-general cleaning. Lahat ng gamit ng upuan nandun sa taas ng mesa dahil talagang binabaliktad ko siya. Inuusod ko lahat ng mga kailangang ibaliktad. Pati ito. Mesa na to. Inuusod ko siya. Para malinis sa gilid kasi napapansin ko na yung alikabok pumapasok dun sa gilid kasi yung bintana namin nandiyan, yung hangin. Gumagano lahat hanggang dun sa kusina ang alikabok. Hi! Ayan, tapos na akong mag-vacuum. Nag-bamap na ako. Nailigpit ko na rin konti yung ibang mga niligpit eh. Bakit meron ako nandun sa likod? May tao sa likod. Pagkatapos mag-map, maglilinis pa ako ng bintana, pero next, bukas na lang siguro this week kasi kailangan ko maglinis bago ako magbakasyon. Ganyan talaga ang buhay. Nung bago magbakasyon, talagang linis muna. Lilinisin ko pa yan. Ilaw namin. Mga ganyan. Beddings ni Amon, hindi ko pa nagawa. Talagang busy, parating na mamaya. Mamalengke pa si Inday. Magluluto pa si Inday. Oh, ewan, pagbalik. Yan talaga, ang buhay-buhay. Sa paglilinis ng bintana, ang ginagamit ko lang yung window spray, tapos tissue, pwede rin yung newspaper, pero madumi sa kamay. Nagre-reklamo si Amo minsan sa pinto. May mark siya ng ink ng newspaper, kaya hindi na ako gumagamit. Kasi lang mas matipid yun, hindi mo na kailangang bumili ba, di ba? Dahil pre naman yung newspaper, pero tissue yung ginagamit ko ngayon. Ayan. Mamaya mamalingki tayo. Tignan natin yung bagong display sa Litong Street. Nakita ko siya last week. Yung parang mundo, earth na balloon sa taas. Kukulang ko siya ng video para makita nyo rin. Mamashiyal kayo itong linggo. Kasi lang maraming tao pag linggo talaga. Nakita ko siya last week na mamalengke ako pero umuulan kaya hindi ko siya kinuha na ng picture. At tapusin ko muna ang pagmamap at lalarga tayo sa palengke. Mamamalengke. Konti lang naman bibiling ko kasi namili yung kapatid ni Amo kanina umaga. Walang karne kaya ano na ngayon, nalauna yung medyo na. Nag-lance ako. Awawa naman dahil tinamad na magluto. Meron akong nakalimutan ko yung pritong bangus dyan sa rep na binabalak kong gawan ngayon ng inabraw, dinindeng, kaso lang hindi nga ako maagang na malengke. Eh wala na yung panglans ko. Itinamad na akong magsaing dahil mamaya magsasaing na naman ako ng dinner. Kaya nag-noodles na naman ako. Gawain ng tamad. Ayun, noodles itlog. Ganun lang ang buhay ng
katulong. Ano nga ba? Dahil maraming trabaho. Parating na si Amo galing ng business trip na isang linggo din kaming nagtrabaho ni Alaga, gabi-gabi po yat. Oh, yan na, isang kilo na yung ibag ko. Gabi-gabi po yat. Ay, awaran Diyos na tapos namin kagabi ng alas 12. Eksakto alas 12, nagdirigpit na kami. Kaya ngayon ang dumi-dumi ngayon talagang general leaning po lahat. Hapon na naman. Kasi masyadong malikabog yung mga cuttings ng fabric. Masyadong, ang daming talaga nagkalat. Mga sinulid sa lahat ng sulok ng bahay pati supa. Yung takip ng supa ay nilabhan ko lahat. Kaso lang hindi naman uminit ngayon dahil makulimlim. Humidifier na lang siguro ako mamaya. Hindi pa ako nakapag-bedding. Sino lang gagawin ko? Mamalengke tayo. Guys, see you later! Ito yung decoration sa Litong Street. Napangit naman. Bakit walang ilaw? Noong first time ko siya makita, may ilaw siya. Ang ganda ng style niya.